Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Ito, mga kaibigan, umaapila itong si Senador Bato na huwag daw siyang bastusin diyan ho sa hearing sa Senado tungkol dito sa PDLEC na kalukuhan. Aba, ay matindi? Talagang mayroon pang pag-apila na huwag daw siyang bastusin. Mga kaibigan, sino nga ba ang bumabastos dito ho kay Senador Bato habang nag-hearing diyan ho sa Senado? Mga kaibigan, ramdam na ni Senador Bato ang hagupit ng taong bayan dahil sa kanyang galawan na ikangapoy. Ginagamit ang Senado, ginagamit ang basurang papel para siraan itong ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Iyan ho at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palagpakan muna mga kaibigan. At shoutout po sa lahat. Bigyan po natin ng kaunting komentaryo itong kumakalat na pahayag at pinapakalat ni Senador Bato na kailangan huwag siyang bastusin bilang committee ho ng Senado diyan ho sa ginaganap na hearing bilang chairman. Sino ang bumabastos dito? Mga kaibigan, para lubos niyong maunawaan, ay gusto kong ibahagi ko po sa inyo. Buhat dito sa Pilipinas Today, eto po, ay medyo malabo, hindi niyo makita. At ito ang kumakalat na umaapila itong si Senador Bato. Eto, maikli lang po ito, samahan niyo po akong panuorin, pakinggan, para lubos nyo pong maunawaan. Eto, sana respetuhin rin nila yung pagiging chairman ko ng aking committee, Senador Bato de la Rosa. Yan po ang pahayag ni Senador Bato de la Rosa. Deto, tapusin natin. Umaapila si Senador Bato de la Rosa sa mga kapwa senador na huwag bastusin ang pagiging chairman niya ng komiteng dumidinig sa tinuguriang PDLEC na nagdawit sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos at aktres na si Maricel Soriano sa usapin ng droga. Aba! At binabastos nyo ito. Itong kapwa senador na ito. Binabastos nyo nga ba? But anyway, yan po ibibigay natin ng dire-diretso. Pagkatapos po nitong basahin ay magbibigay po tayo ng kaunting komentaryo. Ani de la Rosa, karapatan niya na ipatawag ang sino man testigo, resource person na magbibigay linaw kung magkaroon ng pre-ops plan na isalang sa isang bypass operation ni Marcos. Buhat po yan dito sa Pilipinas Today. Yan o, ang mainit na usapin ngayon. Nako, patong-patong na sakit ang ulo. Dumarating na ho dito, sinisingil na. Napakaaga ho ng paniningil dito ho kay Senador Bato. Ito ho ay, bago tayo magpatuloy, dito po sa usapin ng tukhang, mga kaibigan, ay kumpirmado tuloy ho ang first hearing ay sa May 22. At dadalo po ang mga resource person. At syempre ho, kasunod niya no, ay pwedeng ipatawag ang mga sangkot dito, mga kaibigan, upang mabigyan ng linaw itong napakarami na biktima, binawian ang buhay, ng laban. Syempre ho, sa pumagitan po ng pag-imbestiga diyan sa Senado, ay mabibigyan po ng linaw yan.
Abangan po natin, mga kaibigan, dahil po ay kabang-abang yan. Kumpirmado, unang hearing, May 22, mga kaibigan. Okay, dumako po tayo dito sa umaapila. Itong si Senador Bato sa kanyang kapwa, Senador na huwag siyang bastusin. Ha? Anak ng katakot-takot. Binaligtad mo pa ang pangyayari, Senador Bato. Ah, nang iyong kapwa senador ay binabastos ka bilang komite ng chairman ng komite na nag-iimbestiga dito sa PDLX. Hindi naman ito PDLX. Ito ay tawag dito Morales leak. Kagagawan lang ni Morales 'yan, hindi 'yun ng PDIA. Ah, kaya dapat hindi PDLX ang itawag dito, Morales leak na kalukuhan. Kita nyo, yan ang galing ng drama nito. Nitong ni Bato, binaligtad pa ang pangyayari. Ah, binabastos daw siya ng kapwa niya, senador. Ah, ay masakit talagang tanggapin ang katotohanan. Ah, ganyan ang puwa nangyayari. Hindi matanggap ni Bato ang mga payo sa kanya ng kapwa, senador, na tiitigil na ang hearing dahil walang sapat at matibay na ebidensya. Marami yung nagpapayo sa kanya na kapwa senador. Bukod sa taong bayan, ng taong bayan, ay hindi sila pabor sa ginagawa diyan ho ni Bato sa Senado. Walang sapat at matibay na ebidensya dahil ang pinaghahawakan lang at pinaglalaban ni Bato ay itong isang basura na papel. Sabi nga ni dating senador Ping Lacson, scrap of paper. Nakakamarami mong inabala, Bato. Ay totoo naman, di ba? Napakarami ang nagbibigay dito ng payo kay Senador Bato, malumanay na payo, pinapangaralan. Ayaw hong makuha sa mga press conference. Dahil unang-una nagpa-press conference itong ama ng Senado na si Subiri na kumaari itigil ang hearing kapag walang sapat na ebidensya. Subalit patuloy pa rin. Kaya't nagkaroon po ng pagkakataon na puntahan sa mismong actual hearing. Ito si Bato at sabi nga ay huwag gamitin sa pamumulitiko ang Senado. Nagayang po ang sabi nitong Senador Subiri. Subalit patuloy pa rin at nagkaroon ng pang-apat na hearing na naka-schedule. Yan din ho ang payo ni Senador Chisi Escudero. Maganda ang payo ho. Payong kaibigan, payong kapatid, payo na ika nga po bilang kaibigan na senador. Subalit ang tingin pala nito ni Senador Bato sa kapwa niya, senador, ay binabastos siya. Nakita nyo, yan ang galing magbaliktad ng istorya. Dapat alam mo, Senador Bato, hindi naman po tayo nagmamarunong pasintabi. Diyan pa lang sa mga attitude mo na pinapakita na hindi ka marunong tumanggap ng anumang counsel, anumang payo ng iyong kapwa senador, at pinapalabas mo pa na binabastos ka bilang chairman ng komite ng hearing, na isang ordinaryong tao ay hindi mo pakikinggan. At kapag nagsasalita kami, ay ituturing mong isang basura at bastos. Kung nagawa mo sa iyong kapwa senador yan ng iyong pag-apila na binabastos ka, ay mas lalo kami ay iyong aapakan. Yan ang totoong Senador Bato. Dahil pangitang-pangita ho sa galawan na wala kang sinasanto maging iyong kapwa senador na nagpapayo sa iyo ng mabuti ay pinapalabas muna ng babastos. Hindi ko pinagtatanggol ang iyong kapwa senador. Dahil observa ko ang iyong galawan diyan sa Senado.
pinapayuhan ka, subalit magpapalabas ka, ng mga salaysay na umaapil ka na huwag bastusin. Ikaw diyan sa Senado bilang committee, bilang chairman ng committee diyan sa hearing. Lalo na ho kami pag nagbigay ng suggestion, kaming maliliit, na taong bayan, ang tingin mo sa amin ay isang basura. Kaya huwag po natin kalimutan, mga kaibigan, sa darating pong halalan, malapit na po 2025, kung patuloy at patuloy na magsiservisyo sa ating Republika ng Pilipinas, itong si Senador Bato, ito po ay isang sanhi na paghihirap ng ating Republika ng Pilipinas. Magpapahirap po ito sa ating Republika ng Pilipinas. Kaya putulin po natin ito sa darating na halalan. Huwag niyo pong kalimutan ang ikangapoy, Bato na pangalan. Huwag po nating ikangapoy suportahan ito. Huwag pong kalimutan yan. Huwag po nating suportahan, mga kaibigan. Dahil magiging aral po natin ito para hindi na po tayo magsisi, mga kaibigan. Hindi po tayo naninira ng sino man senador dito. Tayo po ay nagbibigay ng anumang komentaryo, public opinion, na mayroon po tayo na pinagbabasihan. At yan po ay alam nyo na. Sunod, sinusundan po natin ang galawan ni Senador Bato. Mantakin mo, isang senador ka, nagkaroon ka ng pang-apat na hearing. Pang-apat itong huling gaganapin na hearing. At pwedeng maging pang, mayroon pang lima. Pwede, depende sa sitwasyon. Ayon sa kanyang mga interview sa social media, mga kaibigan. Mantakin mo, nandahil sa basurang papel. Marami mong inabala na tao. Marami mong niloko. Binastos mo. Ikaw ang nambastos sa institusyon ng Senado. Hindi po ang senador na kapwa mo. Hindi po ang taong bayan. Bagkus, inuulit ko, ikaw ang nambastos sa institusyon ng Senado, sa taong bayan. Yan po ang katotohanan. Okay, alright. Any reaction, any comment po dito sa ating munting pagtatalaka, komentaryo. At isang like lang po sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.